past the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow that you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. This time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. Aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't enough, He is there. He is there. He is there. Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, pumanda kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is coming again program. Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. comes through the gate ng magandang gabi po sa inyong lahat, mahal kong kapatid at mga kaibigan. Tayo po ngayon, nandito muli sa ating pong Jesus is Coming in Ministry, na ang bawat isa po sa inyo ay ating pong welcome sa ating pong lumalaganap na programa sa Himpapawid. Maraming salamat po, nasa muli ako po'y makakadalaw sa inyong mga tahanan, sa ating pong mga nanay, tatay, kuya, ate, sa ating mga tiyo at tiya, na kung saan ay patuloy pong sumusubaybay. Atin pong binabati ang atin pong Jesus is Coming in Ministry, na ito po mga kapatid ay isang page na kung saan ang ating mga kapatid na mga kaibigan sa iba't ibang dako ng mundo, mayroong sa Damam, mayroong United States of America,
Hong Kong, Thailand, Taiwan, na kung saan ay binuo sa grupong tinatawag na Jesus is Coming in Ministry sa panguna ni Sister Jing Kanha at ng kanya pong partner. Atin pong pinasasalamatan, mahal kong kapatid, ang bawat isa po sa inyo sa inyo pong pagsuporta, inyo pong patuloy suportahan ang ating pong programang Jesus is Coming in Ministry, pag-aralan natin, paglapit kay Kristo, at ang ating kapitulo versikulo, at saka Light Ministry in the Dark, o Light and Ministry in the Dark, yata po yun, LDM, tama ba yun? Atin pong pinasasalamatan ang kanila pong suporta, mahal kong kapatid. Ang Diyos po ang siyang magpala sa bawat isa sa inyo. Tayo po ay dadako sa atin pong harding pananalangin, mahal kong kapatid. At tayo po ngayon ay live sa atin pong programa. At kayo po, mahal kong kapatid, ay aking nasang ako po inyong samahan hanggang sa matapos ang atin pong programa. Tayo po ay muling lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng dalangin. Tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos na nasa langit, nagagalak kami, Ama, at nagpapasalamat sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat sa mga katotohanan. Salamat ni kay Narian at di nyo kami pinabayaan. Bagos inyong minahal, pinagpala. Sa muli, Panginoon, kami po ay mag-aaral ng inyong mga dakilang salita. Ang karunungan nawa ng langit ang ipagkalupo sa amin, Panginoon, na maunawaan namin ang lahat ayon sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat ng marami sa inyong pagdinig sa aming mga kahilingan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa muli, mga kapatid, atin pong pinasasalamatan ng isang panahon at pagkakataon na tayo po ay mapadalahan ng dalawang sulat. At ang dalawang sulat na ito, mga kapatid, ang atin pong bibigyang buhay sa ating programang Jesus is Coming in Ministry. Kapatid, watch and share na po tayo ngayon at atin pong bibigyan pansin ang mga katanungan na ipinadala po sa atin. Ngunit bago po yan, gusto ko pong basahin sa inyo ang mga ilan pong audience reaction or participation or ang mga comments nila. Nandito po si sister o sister Beto, Brother Lacuat, Ciara. Okay? Sabi niya, hello po, Pastor. Ako po ay si Ciara, isang tagapakinig niyo at isa din po akong isde. O isde pala ito siya. Gusto ko lang po magpasalamat sa 28 fundamental beliefs niyo. Laking tulong po sa mga tulad ko, hindi namin naman marunong mag-Bible study. Dahil po sa video niyo, madali itong na-share. At meron pa akong kaibigan na nasa 28 fundamental beliefs na po siya, o sa number 28 fundamental beliefs na po siya, at nag-decide na po siya na magpabaptize. Praise the Lord. Salamat po. Pakisama na lang po siya sa panalangin. Ang pangalan niya si Cherry Espeda po ang name niya. So mga kapatid, tinan niyo ha, ito pong USB na nire-request po sa atin, mga kapatid, na ito po ay kasama po sa ating fundraising para po doon sa ating pong ginagawang tawag dito, ginagawa po natin, mga kapatid, na project natin na solar. Ano po? At dito, mahal ko, mga kapatid at mga kaibigan, dahil po doon sa USB na yon na kanya pong hiniling at nagkaroon siya at ito'y kanyang sinishare sa kanyang mga kaibigan. Nandito po, si Cherry Espida ay isa na po at gusto na po niyang magpabaptize. So, thank you so much for that, brother or sister ba ito? Ciara. Okay? Ang ikalawa, top fan, Gloria Mito Diaz Maghuyop. Dito mga kapatid, si Buano, yung salita niya, no? Sabi niya, Gloria Mito Diaz Maghuyop. Napaka-inspired at nakaka-touch ang imong wali, Pastor. Ang iyong sermon, Pastor, ibig sabihin. Di lang sila naigo, pati na rin ako. Oh, medyo may pagkatagalog din pala. Hindi lang daw siya ang natamaan. Hindi lang daw siya ang natamaan, kundi sila din o sila, pati din siya. Salamat po, Pastor, sa mga mensahe
na akong napatalinghugan. Amen. Kanyang napakinggan. Galing naman kay Michi of Tanak. Amen. Hindi ako magsasawa sa kapanunood nito. Topic niyo, Pastor. Praise the Lord. Napakalinaw ng paksa. Bigkas niyo, Pastor Dizon. Oh, yan. Salamat naman. At ang aking pagbigkas ay clear na clear din po sa inyo, mga kapatid. Alright. Isa pang top fan natin. O plus one. Ano bang ibig sabihin, Brother Erwin, nitong top fan plus one? Ibig sabihin, mga nangungunang top fan ba ito? O, di bale. Nalalagyan. Okay. Ang kasunod naman ay Sister Mary Grace Pacaldo Salamagos. O, ito yung bago na binyagan natin, mga kapatid. Ano? Ito po yung pumunta sa ating simbahan at tumili po ng bautismo. Sabi niya, thank you, Evangelist Dizon. Napakaliwanag at sadyang nanunuot sa puso ko ang inyong mga aral kusang tumutulo na lamang ang luha sa aking mga mata. Praise be to God. O, purihin po ang Panginoon. Zenia Misa, good PM po, Pastor Dizon. We are watching from SGDM. Ano ba ito? Bulacan, thanks in God. Blessed, we are so blessed. Ha? With your very encouraging and uplifting message from God's words, praise God for your ministry. Ang pinaka Secreto de las kapatid ay galing kay Dagyas Dalagos Elijah. Good evening, Pastor. Watching from KSA, Riyadh. God bless you, kapatid, dyan sa Riyadh. Gayun din pa kay Mercedita Rossetti Banga the Second. Your explanation, Pastor, Sabbath is very clear. Thank you for sharing so that others will understand. God bless as you continue your ministry. Good evening, everyone. So mga kapatid, yun po yung mga reaksyon ng iilan po nating mga kapatid at mga kaibigan na kung saan kapamilya ng atin pong Jesus is Coming in Ministry at Kapag-asa. Dahilan po dito, atin po kayong pinasasalamatan. Dahilan po, kayo ay patuloy na sumusubaybay. At ito mga kapatid, di lamang inyong sinusubaybayan, kundi isinishare pa ninyo sa iba. Nandito po ang unang katanungan. Ito ha, very tricky itong kanyang katanungan mga kapatid. Ang mga taong di nagbabasa ng Biblia, posibleng mapaniwala niya. Pero tayo namang nag-aaral, hindi alam natin kung anong katotohanan. Evangelist Dizon, sabi niya, my question is based on 1 John 2 verse 8. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him, and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. Sana mapansin mo na wala na ang old commandments, kasi nandiyan na ang new commandments. In short, ang Ten Commandments na old ay wala na sa panahong Kristiyano. Tama po ba? Sana makita mo ang liwanag, Lorenzo Manigo Jr. Pasig. Okay, sa Pasig ha, mga taga-Pasig, attention po. Ang sabi niya, ang 1 John 2 verse 8, may new commandment na tinutukoy dyan. At ang new commandment na ito na sinasabi niya mga kapatid, ay patungkol sa ang kadiliman ay naglalaho na at ang totoong liwanag ay nagliliwanag na. Sabi niya sa akin, sana mapansin mo na wala na ang old commandments. Kapatid, Lorenzo Manigo, yung 1 John 2:8, tama po yon. Pero ikaw na lang ang nagdagdag na samantala wala sa talata ang old commandments na sinasabi mo. Yan ha, pantayin mo yan, wala yan, dinagdag mo na lang yan. Kasi nandiyan na ang new commandments. Kapatid, may tanong ako sa inyo. Pagka kayo ay merong lumang sasaksyan at bumili kayo ng bago, ibig sabihin ba na wala na ang luma kasi may bago? Kung kayo ay merong tatlong anak, merong bagong ipinanganak, ibig sabihin ba kung may bagong pinanganak at may bago, na wala na ang dalawang yung anak? Lahat ba pagka sinabing may bago, ibig sabihin wala na ang nauna? Isipin po niyan mga kapatid. Ikalawa, paano naging bago ang isang bagay na dati nang sinabi? Maya-maya, tutunguhin po natin yan. Ito pa ang conclusion mo. In short, ang Ten Commandments na old ay wala na.
nasa panahong Kristiyano. Now, ang malaking kasalanan ang ginawa mo dito, ikaw pang naglagay na ang Ten Commandments na old ay wala na sa panahong Kristiyano. Bakit? Meron bang Ten Commandments na new? Kasi sinabi mo ang Ten Commandments ay old? Bakit? May Ten Commandments ba na new? O gusto mo lang i-quote yung a new commandment? Puntahan po natin yan, mga kapatid, may ng konti. Kung ano po ang ibig sabihin ng new commandment. Kasi ang intindi ng iba, o gustong intindihin lang ng iba, ay ganito. Ang Ten Commandments ay old. Wala na yan daw sa Biblia. Ikalawa, palibas ay old, wala na. Bakit? Kasi may new. Ang iba naman nag-iisip na ito yung Ten Commandments. Bagay na mali. Bakit po? Wala namang Ten Commandments na binabanggit dyan. Ni Five Commandments nga eh. Palapalagay mo na lamang, Mr. Lorenzo, na ang Old Commandments ay Ten Commandments na wala naman sa talata. At yung sinasabi mong New Commandments na pangpalit sa Old Commandments na wala naman sa talata na pangpalit. At lalo tigit, walang sinabi dyan sa panahon ng Kristiyano, dagdag mo lang. Na ngayon, ang taong hindi nagbabasa ng Biblia, sa iyong pangangatwiran, posibleng maniwala. Sa iyong pangangatwiran, posibleng madala. Pero ang Biblia ay malinaw, kapatid ko at kaibigan, na ang tinutukoy po sa atin ng kasulatan ay hindi po sinasabing ang Ten Commandments ay wala na habang sinasabi mo sampung utos pa ito. Hindi mo ba alam na pinipirata mo ang salita ng Diyos? Minamali mo ang salita ng Diyos. By the way, atin pong puntahan yan. Ano ba ang new commandments na tinutukoy? Sadali muna, isipin muna natin to. Kung wala na ang Ten Commandments na sinabi, anong ipinalit? Sabi ng Biblia, igalang mong yung mga magulang. Sabi ng Ten Commandments, anong binigay na bago? Lapastanganin mo ng magulang mo? Yun po ba yung sinasabi ng kasulatan? Abay, mag-isip po kayo ng mas maigigi, kapatid, kasi kung hindi, eh magkakaproblema ka dyan. Kaligtasan na pinag-usapan dito, hindi basta lamang bangayan. Ito po, ono 1:8, ito po yung talata. Muli, isang bagong utos. Ang isinulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Now, sa Biblia, sinabi ko na yan paulit-ulit, maraming klaseng utos. Tulad ng sa dagat, hindi lang po sapsap ang isda o tulingan. May pating, meron din po namang mga squido, may sapsap, may tulingan, may blue marlin, may mga yellowfin, at iba't iba pa. Kayo ba mga kapatid, seryoso ba talaga kayo sa inyong paglilingkod? Pag sinabi ba ng Biblia utos, 10 utos agad ang naiisip ninyo? Pag sinabi ba ng Biblia bagong utos, wala na agad ang 10 utos, yun agad ang nakalagay sa isip nyo. Bakit ba, ano bang kasalanan ng Diyos, ano bang kasalanan sa 10 utos na pinag-iinitan talaga ng marami? Tulad ng iba, tulad kagabi, mayroong nagtanong, sino ba yung nagtanong, sabi niya, wala na raw ang Ten Commandments kasi hindi niya sundin ang Ten Commandments. Kasi daw, nag-trust na siya kay Lord, may pananampalataya kasi sa Lord, pero hindi niya tutuparin ang Ten Commandments. Anong klaseng mananampalataya ito? Nakakalungkot. Now, sa 1:28, may bagong kautusan. Okay? Na ang tanong mga kapatid, palibas ay may bagong kautusan dyan, nabasa ba ninyong talatang 27 o talatang 7? Ito, pakinggan nyo ha. Binaligtad ko lang, inuna ko ang 1:28 kasi yun ang talata mo. Pero bago nagkaroon ng 8, may 7. Sa talatang 8, isang bagong utos. Habang dito sa talatang 7, nauna sa 8, itong sabi, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos. Nakakalito ano? Habang sa talatang 8, isang bagong utos. Sa talatang 7, wala akong isinusulat sa inyong anumang, sigurado siya, kahit ano, wala akong sinulat sa inyong bagong utos. Tuloy niya, kundi ang dating utos na sa inyo buwat ng pasimula, ang dating utos ay ang salita na inyong narinig.
So mga kapatid, alin ba talaga? May bagong utos o walang bagong utos? Magandang isipin ninyo at alamin po ninyo mga kapatid ko at mga kaibigan, ano ba ang kautusan na tinutukoy dito, Ten Commandments ba talaga? Kasi ang dami pong nagkakamali. Bakit? Pinapalagay agad nila Ten Commandments na wala ka namang mabasa dyan kahit Five Commandments na lang. Eto, wala muna akong sasabihin kung ano ang ibig sabihin ng talata. Pupuntahan po natin ang isang presidente ng Methodist Church Conference. Of course, hindi to Seventh-day Adventist. Si Adam Clark, na siya pong may gawa ng Adam Clark Bible Commentary. Ito yung mga Bible scholars. Ito yung mga dalubhasa at nagsunog ng kilay. Tingnan nyo kapatid. Ano ang meaning ng New Commandment sa 1 John 2 verse 8? 10 utos bang inalis? Dahilan ba kasi may New Commandment na wala ng 10 utos? Tanungin natin ang hindi Seventh-day Adventist pero Bible Commentary. Itong sabi, which thing is true in him and in you? It is true that Christ loved the world so well as to lay down his life for it. And it was true in them. And all his faithful followers at that time who were ready to lay down their lives for the testimony of Jesus. That way in which the just or the just have walked. Although in the old, yet many be said to be new in love for of the righteousness. The love that he righteous bear to God and to each other is a renewal of the commandments. O ito, tingnan niyo kapatid ha. Ano daw ang new commandments tinutukoy dito? Tungkol sa pag-ibig. At dahilan sa pag-ibig, nare-renew ang commandments. Kung ang Ten Commandments ang tinutukoy dito, ay ba hindi pala nawala? Kundi, na-renew pa because of love. Bakit po? Ang Ten Commandments nga kasi ay nahati po yan sa dalawa. Ang unang tapyas sa Diyos ay kailangang tapyas patungkol sa tao. At ang basis ng dalawang ito ay pag-ibig. God is love. For God is love. Paulit-ulit pong sinasabi ng kasulatan yan. So anong tinutukoy po ni Adam Clark na isa pong Methodist Bible Commentary na ating binasa? Kapatid, ang pag-ibig pala dito ang tinutukoy. Ito pa. Ating basahin si Albert Barnes naman na isa naman pong Presbyterian minister na siyang may gawa ng Albert Barnes Bible Commentary. 1 John 2:8, anong kahulugan? Again, a new commandment I write unto you, and yet that which I write to you, and particularly enjoin on you, deserves in another sense to be called a new commandment. In other sense, it's a new commandment, tinawag. For it was called new, tinawag ito ng new by the Savior himself. Si Kristo mismo ang nagsabi nito, new. In addition to the general precepts which I have referred to, I do now call your attention to the new commandments of the Savior. Ano new commandments ng Savior? That which he himself called new. There can be no doubt, walang pagdududa. Here that John refers about sa new commandments. To the new commandments, to love one another. Yan pala yung commandments, kapatid, na nilagay, love one another. Hindi sinabi ang love one another ipinalit sa Ten Commandments, bagkos ang new commandments, kahal kong mga kapatid, na nireinforce ni John, na sinabi ni Jesus Christ, mahal kong mga kapatid, ay to love one another. Hindi nawawala ang Ten Commandments. Ito pa po. Galing po kay John W. Rittenbaugh, Bible Commentary, Church of the Great God. Diyan po siya member, isang minister rin po siya. Ito pong sinabi niya sa Revelation 14 verse 12. They have given their lives into worship and obedience to Him and have received His mark. And ironically, tragically, members of God's church are now being led back to the world and away from keeping His commandments. Ano daw? Ang mga tao nang nanampalataya sa Diyos nadala muli-uli sa sanglibutan at kinalimutan ang kautusan ng Diyos, kapatid. Tuloy, our responsibility, ang atin pong gawain dapat ay ito, remains clear. Ang ating responsibility remains clear. Ano po yung clear na responsibility? However, period, God's word identifies the distinctive difference between those who worship Him and those who worship the beasts.
those who worship God. Oh, ikaw nga Mr. Lorenzo na na nagsumasamba sa Diyos, itong sabi, those who worship God kept His commandments. From all things hold fast to that which is good. Keep God's 10 commandments. All of them. O, kita niyo mga kapatid, ang new commandment na tinutukoy ay hindi pang palit sa 10 utos. Ano pat ang new commandment na tinutukoy po doon ay love one another. Pinatunayan din po sa atin nitong isang taong hindi Seventh Adventist na ang 10 commandments of God, all of them must be kept. Hindi nawala. I hope, clear po sa inyo yan. Ito pa o. Dito po galing ang salita ni Jesus Christ na hinango din po ni John pagdating sa 1st, 2nd, 3rd John. Ito po ang sabi, John 13 verse 34, si Jesus mismo may sabi, isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Yan po ang utos. Love one another. Hindi niya sinabi na, ang bago kong utos, love one another kasi wala ng 10 commandments. Walang ganun, kapatid. Ito naman ay sinabi rin ni Paul. 1 Thessalonians 4 verse 9. Data patungkol sa pag-iibigan, kapatid, ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman. Hindi na kailangan. Bakit? Ay, practice na natin yun eh. Sabi niya, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Ay di, ang lina, mahal ko mga kapatid. Si Apostol Pedro, bumanggit din po niyan. Sabi niya, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay nangag-iibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Si Jesus Christ, ginamit niyang salitang mangingibigan sa isa't isa. Si Apostol Pablo din naman, ginamit niyang salitang mangingibigan kayo sa isa't isa. Si Apostol Pedro, binanggit din po niya mangingibigan kayo sa isa't isa. Ito yung commandments na sinabi ng Diyos, inaral ni Apostol Pablo, inaral ni Pedro. Hindi niya sinabi na ang love one another, panghali, pangpalit sa 10 commandments. Ngayon, isa-isayin natin 10 commandments. Kung mahal mong Diyos, sasamba ka ba sa revolto at larawan? Of course, hindi. Kung mahal mong Diyos, gagawa ka pa ba ng ibang Diyos? Of course, hindi. Kung mahal mong Diyos, gagamitin mo ba ang pangalan niya sa walang kawalan? Of course, hindi. Kung mahal mong Diyos, mga kapatid, lalabagin mong araw ng Sabat? Of course, hindi. Pero maraming nagsasabing love ng Panginoon, pero hindi naman sinusunod ang araw ng Sabat. Yan po, kapatid, ha? Tingnan niyo ito. Hindi po nawala. Hindi sinabi ni Jesus Christ, love one another, nawala na sa pungutos. Bakit? Siya mismo nagturo ng utos eh. Tingnan niyo po kapatid. Matthew 17:17, isang binata lumapit sa kanya at gusto pong matuto kung ano po ang paraan ng tungkol sa tinatawag na kaligtasan. Ito ang sabi ng Biblia, talata 19. At sinabi niya sa kanya, bakit mo'y tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti na tapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Talata 18. Nagtanong naman itong binata, aba, narinig niyang mga utos, mukhang papasako dito, Hudyo eh. Ang talatang 18, ito pang sabi, sinabi niya sa kanya, alin alin? At sinabi ni Jesus, ito yung mga kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohan. Tanong ko sa inyo mga patid, saan ito sa mga kautusan? Nasa 10 utos yan. Bakit hindi binanggit yung kautusan patungkol sa Diyos? Tandaan niyo ang kausap, Hudyo. Pagdating sa kautusan patungkol sa Diyos, stricto. Pero ang problema niya, yung kanyang pakikipagkapwa-tao, ang binanggit ng Panginoon, yung kautusan patungkol sa tao. Kasi ang taong ito, mga kapatid, liban ng maramot, ay talagang hindi matulungin. Ito ang sabi pa po. 19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. So ano pang pinagdiinan ni Jesus Christ dito? Kapwa! Dito ating makita na hindi po katotohanan na pinalitan na ng love one another ang 10 commandments. Bakit? Mismo si Kristo ang nagturo ng 10 commandments. Dito mga kapatid, napakalinaw. 1:14-15, galit sa kanyang bibig siya may sabi, kung ako'y inyong iniibig, ay labagin nyo ang aking mga utos. Ganun ba pagkasabi? Kung ako'y inyong iniibig, tuparin nyo, hindi labagin. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin nyo, hindi palitan. Kung ako'y inyong iniibig, huwag nyong lumain ang dati na niyang ibinigay. By the way, kapatid, maluluma mo ba ang 10 utos?
Sabi ng Diyos sa lumang tipan, huwag kang pumatay. Pagdating sa bagong tipan, pwede nang pumatay para sabihin mo wala ng visa yon. Sa ating panahon ngayon, 2021, ano bang pitsa ngayon? 25, 26? Mga kapatid, subukan mong pumatay ka kung hindi ka huhulihin ng mga otoridad. Huwag natin sabihin ang Ten Commandments luma. Kasi ang Ten Commandments, kapatid, yan ay sulat kamay ng Diyos na existing hanggang sa ating panahon ngayon. Oh, ito pagsabi, oh, sa katusan. O na Timoteo 6.14, nato pa rin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Paano mo masabing ang sampung utos wala na? Paano mo masabing katusan wala na? Ay tutuparin pa nga hanggang kailan? Hanggang bukas, sunod ba, sunod na taon? Hindi. Hanggang hindi pa dumating ang Panginoong Kristo. Kasi ang sabi, hanggang sa pagparito ni Kristo. In short, hindi pa dumating, abay tuloy-tuloy pa tayo. Parang ganito lang yun eh. Ito yung bus. Ang bus parating. Habang ang bus hindi pa dumating, maghihintay ka pa. Habang di pa dumating, hintay ka pa. Habang di pa dumating, hintay ka pa. Habang di pa dumating, huwag kang sumakay. Habang di pa nakarating, huwag kang sumakay. Pagka nakarating na, halasakay. Ang kautusan ng Diyos sa ating presenteng panahon, patuloy pa rin po ang ating pagsunod. Kasi yun ang sinabi ng kasulatan. Ngayon, kung alisin mo ang Ten Commandments, ano pang susundin mo hanggang sa muling pagparito ni Kristo? Kung wala na, eh di ang mangyari dito, ang kautusan nagiging useless. Ang tawag niyang, kapatid, common sense at saka sense of the common. Gamitin lang po ang sentido common. Ano ang love to God and love to man? Sabi ng iba, pagka love din yan tao, huwag na daw ang sampung utos. Mali. Ito, tingnan nyo. On 1:5 talatang 2. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos? Tao. So, nagsisiibig tayo sa tao. Pagka tayo nagsisiibig sa Diyos, o love to God, at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang Kristo nagbigay ng kautusang love one another. Ang pag-ibig mo sa iyong kapwa-tao, ito ang dapat mong ipakita, hindi lang sa bibig. Ang sabi sa Biblia, ang pag-ibig sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos ay maipapakita mo sa pamagitan ng pagkamasunurin mo sa kanyang kautusan. Yan ang sinabi, kapatid, sa atin ng kasulatan. Ito pa, oh, talatang 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Ha, tandaan nyo ito. Natuparin. Hindi sinabing nalabagin. Natuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ito, kapatid, ha, dalawang puntong aking idin dito. Number 1. Hindi sinabi, si Apostol Juan pa rin po ito, ha? Di ba si Apostol Juan, mga kapatid, ang nagsabi, love one another, sa aklat niya? Yes. Siya rin po ang may sabi nito, na ang pag-ibig pala sa Diyos at kapwa-tao, nato pa rin ang kanyang mga utos. Ikalawa, at ang kanyang mga utos hindi mabibigat. Kung ating gawin praktikal, una, hindi talaga mabigat. Bakit? Hindi mo naman pinapasan. Hindi mo naman binibit-bit. Kung ating tingnan sa espiritual na kalagayan, mga kapatid, hindi sa pampipilosopo, ang kautusan hindi mo dapat bitbitin. Sundin mo lang. Masaya ang Diyos. Ano masama at mabigat sa pagsunod? Halimbawa, igalang mo magulang mo. Mabigat ba yun sa ikalooban? Naigalang mo magulang mo? Gusto mo talagang di mo igagalang? Sabi ng Biblia, huwag kang pumatay. Mas gusto mo talaga pumatay kaysa ikay mamahingala? Sabi po ng Biblia, huwag kang mangalunya. Gusto mo talagang mangalunya? Kung di ka mabaril, matanga ka. Eh, kapatid, isipin niyo po yan. Kaya ang sabi ni Apostol Juan, ang tunay na pag-ibig o love one another ay ang pagtupad na tuparin natin ang mga utos ng Diyos. Alam po ninyo sa totoo lang, mga kapatid, ano po? Para ako dito ang sirang plaka o kami dito. Kasi sa pag-aralan natin, dinidiscuss natin. Paulit-ulit na lang po ito. Paulit-ulit na. Pero I do believe na bagong tagapagpanood itong si Mr. Lorenzo Maniego. Oh, yan na, I hope clear sa inyo yan. Ito ang sabi ni Apostol Juan, no? Ani Apostol Pablo. Huwag kayong mga kautang ng anuman sa kaninuman, maliban sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa, nakaganap ng kautusan. O kita niyo, kapatid,
Huwag niyong sabihin na pagka ang kapwa, minahal mo na, nawala ng kautusan. Nandyan pa rin. Bakit? Ang nagmamahal sa kanyang kapwa, nakatupad. Eh kung walang kautusan, ano pang tupad doon? Ang linaw, ang umiibig sa kanyang kapwa, nakakatupad sa kautusan, may kautusan. Ano nga tupad mo kung wala ng kautusan? Ano nang pag-igib mo kung wala kang mismong timba, wala kang lalagyan? Yan po ang sinabi sa atin ng kautusan. Ito po, binanggit din Apostol Pablo ang binanggit ni Panginoong Jesus. Sapagkat ito, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanaka, huwag kang mananakim. At kung mayroon pang ibang utos na nawi sa salitang ito, sa makatibagay, ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya sa iyong sarili. Di ba ito rin po yung kautosan sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica? At sinabi po ni Apostol Pedro sa 1 Pedro? At ito din ang sinabi ni Jesus Christ sa aklat ng Juan, kapatid, na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ang Biblia ay malinaw na ang totoong pag-ibig sa Diyos, hindi yung lumalabag, hindi yung hindi kong susundin, ayaw kong sundin, nilalabag, nilapastangan, niyuyurakan, inaaglay, at ito mga kapatid ay kinakalimutan. Remember this, ang kinakalaban mo mismo ang Diyos. Ito pa, Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Huwag linaw. Di ba? Ang kautusan ay natutupad pag ikay umibig sa iyong kapwa. Pag umibig ka sa kapwa, God open the door. Yun po ang pinakasusi na katupad ka sa kautusan. Roma City 12, ano bang mahirap dito sa kautusan ito? Sabi niya, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Now, anong mahirap sundin sa banal? Anong mahirap sundin sa mabuti? At ano ang mahirap sundin sa matuwid? Ano bang nakain ng marami na kanila pang pinangangandakan na wala ng kautusan ng Diyos? Kung wala ng kautusan ng Diyos, anong standard ng paghahatol? Ang Pilipinas ay merong standard ng paghahatol ayon sa nakasulat sa Kodigo Penal. Ang Amerika, ganun din. Ang Japan, ang Korea, Thailand, England, Italy, Portugal, lahat ng mga ito, may mga batas existing. Kung ang Diyos na siyang may gawa ng lahat ng lupa at siya po ang nagmamanis ng lahat ng ito ng buong sansinikob, tanong ko sa inyo, masaya bang sabihin mong wala siyang kautusan? Mga kawatan nga, may batas nga sila eh. Bakit? O, sa Perdos ka, doon lang kayo magnakaw. Sa Perdos, kayo dyan, sa Pertres dito, kami sa Persinko, walang magko-crossover ha? Oh, kita mo, pati nga kawatan eh, may batas, Diyos pa. Sana po, naging malinaw sa inyo yan, kapatid. Ano? Clear dapat yan sa bawat isa sa atin. Ito pang sinabi ng 1 John o John 15:10. If you kept my commandments, ye shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandments and I abide in His love. Kung gusto mo manatili sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesus, keep His commandments. Yan po ang sabi niya. Ngayon, kabaliktaran nito. Pagka hindi mo sinunod ang kautusan, kahit pa mga kapatid, magsusumigaw ka at mga pigtas pa yung ugat mo din sa liig mo, ay hanggang pagkiklaim ka na lang, hanggang doon ka na lang, wala nang iba. Ito sa wikang Tagalog, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Linaw, kapatid. Oh. Fulfilling the law. Ito na yung kanina. Roma 2:23. Tingnan niyo ito, kapatid, ha? Ikaw na nagmamapuri sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwalan mo ng puri ang Diyos. Ang taong nagsasabing walang kautusan ng Diyos, ang taong nagsasabing ang kautusan tapos na, ang kautusan huwag nang sundin, lumang tipa na yan, ang ginagawa mo, sinuway mo ng Diyos, niwalan mo pang puri ang Diyos. Ang linaw-linaw ng pagkasabi ng Biblia ay mawala ng langit at ang lupa, tulok ni kudlit sa kautusan, hindi mawawala. Tapos sasabihin mo, wala ng kautusan ng Diyos, sinalungat mo ang Diyos. Yan ang malaking suliranin ng maraming tao ngayon. Ito sa talatang 23, magandang balita Biblia. Ito ang sabi niya, ipinagmamalaki mo, ngunit nilapastangan mo naman ang Diyos sa anong pamaraan? Sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Adi ang linaw?
Sige, labag ka pa sa kautosan. Hanggang na lang ng mga ibang tumawag, O Diyos ko, Panginoon ko, tagapagligtas, hallelujah, praise the Lord. Pero sabi ng Panginoon, niwalan mo kong puriay. Tapos sinuway mo pa ako, nilapastangan mo ako sa pamagitan ng alin, sa paglabag mo ng aking mga kautusan. Kapatid, dapat po maging seryoso tayo sa bagang ito. Sa akala na lang natin, ang Diyos ay natutuwa kasi nanampalataya ka. Ang Diyos ay natutuwa kasi nag-aangkin ka, Kristiyano ka. After all, hindi naman pala natutuwa talaga ang Diyos sa'yo. I hope clear po sa inyo yan. Ito po, mga kapatid, ang katanungan na pinadala sa atin ni Lorenzo Manigo Jr. ng Pasig. Sabi niya, 1 John 2 verse 8, again, a new commandment I write unto you, which things is true in Him and in you. Because the darkness is past, and the true light now shineth. Sana mapansin mo na wala ang old commandments. Ito ang napansin ko. Dinagdagan mo na lang ang 1:1-8 ng old commandments na wala naman doon. Yun ang napansin ko. Oh, kasi nandiyan na ang new commandments. In short, ang 10 commandments na old ay wala na sa panang Kristiyano. Ang napansin ko pa rin, Mr. Lorenzo, dinagdagan mo na naman. 10 commandments ang dinagdag mo. Tapos sinabi mo pa sa dinagdag mo, ang 10 commandments ay old na. Dinagdag mo pa talaga na sa panahon ng Kristiyano wala na. Ay wala naman doon sa 1 John 2 verse 8? Anong tawag niyan? Sorry po ha. Kapitulo bunganga, versikulo laway. Wala naman sa talata. Yan lagi natin sinasabi niya. Yung bang policy of acronism, mga kapatid. Yung bang wala dyan, inilalagay mo. Wala dyan, inilalagay mo sa bibig. Para lang masabi mo na meron. Ang tutunon, wala. Yan po ang gawain ni Satanas. So I hope naintindihan po ninyo. Ang new commandments na tinutukoy dyan, yung sinabi mismo ni Jesus Christ sa aklat ng John, love one another. Nireinforce ito at sinabi po ni John sa 1 John 2 verse 8. Kaya lang mga kapatid, binanggit niya. Ang bagong kautusan ay yun na rin yung lumang kautusan narinig natin ng una. Bakit? Sa Old Testament ba, walang love one another? Sa New Testament na lang inuutos yan? Actually, tinawag lang yung new sa kanilang kapanunan sapagkat new nila itong narinig, new nila itong natanggap sapagkat sila ngayon nangangaral patungkol sa salita ng Diyos. Pero dati na yan, kapatid. Tulad ng Sabat. Ang Sabat hindi po ipinangangaral sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ipinangangaral na po yan. Yun po, kapatid. So I hope clear po sa inyo yan. At narito po ang isang katanungan na atin din pong bigyang pansin. Ito, madugo din itong mga kapatid na katanungan nito. Ricardo Balingit ng Cavite. Kanina Pasig, ngayon ay Cavite naman mga kapatid. Sabi niya doon sa bandang pula, huwag umatol sa kumakain, sabi ng Biblia. Dahil ito'y mga palatuntunang pinawi na. Alam niyo mga kapatid, sasagutin natin ito ano, nakakalungkot ba ang maraming mga tao? Pag nakarinig sila ng pangaral na ang baboy di makain, doktrin ng Seventh Adventist yan. Pagka ang Sabado na, pagka sinabi na ang baboy karmaldumal, ng hatol ang mga Seventh Adventist. Ang baboy karmaldumal, ng hatol ang mga Seventh Adventist. Ang baboy huwag kainin, ng hatol ang Seventh Adventist. Kapatid, ang salita at terminong karmaldumal, ang salitang marumi, huwag kainin, yan ay marumi. Hindi yan term o terms ng Seventh Adventist. That is a kind of term coming from the mouth of God. He himself, he pronounced those words. Ayaw, clear po sa inyo yan. Ito po, basahin ko ang tanong. Ako'y natatawa sa aral ng isde. Ito pa. Ang patungkol sa pagkain, hindi yan aral ng Seventh Adventist. Aral ng Diyos yan na sinusunod ng Seventh Adventist. At dapat kayo din ay sumusunod sa aral ng Diyos. Kung marapatin nyo at gugustuhin nyo. Ito pang sabi. Salungat sa Bible, ang sabi ng Colossians 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis sa na ipinako sa cross. Okay? Talatang 16. Sinuman nga ay huwag gumatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom. Sa mga talatang ito, malinaw na ang ipinagbabawal noon sa palatuntunan, pinawi na. At it means, wala na. At sinabi, huwag kang humatol sa kapwa na kumakain tulad ng baboy. Di ba ang linaw? Ito naman, isa pa itong si Mr. Balingit. Sa Colossians 2:14, Colossians 2:16, wala namang baboy yung sinasabi doon. Dinadagdagan na lang. Tapos ang sabi niya, di ba ang linaw? Ang labo mo, Mr. Ricardo Balingit,
Kasi una, wala sa Bible, dinagdag mo. Ang labo mo talaga, wala sa Biblia yun. O ito pa. Ito daw, huwag kang humatol. Kanilang ikinakapit na ginagawa ng Seventh-day Adventist ito, na ang Seventh-day Adventist ang humatol. Yan po, mga kapatid, ang napakalaking mali at kamalit kasalanan ng marami. Tulad ng iba, namimintang na doktrina daw ng Seventh-day Adventist, di ka maliligtas kung di ka susunod sa pungutos. Kung gusto mo maligtas, sumunod sa pungutos. Sino may turo sa inyo niyan? Kalawa, sabi ng iba, pagka hindi mo sundin at mangilin ng araw Sabat, may impyerno ka. Sino nagturo sa iyo ng ganyan? Ang kautusan ng Diyos, kapatid, ay hindi pabigat. Ang kautusan ng Diyos, kapatid, ay pag-ibig ang siyang namumutawi. Ano pa tinuro niya ito? Kasi yun ang tama. Ang problema kasi nitong iba ay gumagawa ng sariling doktrina, hindi naman Seventh-day Adventist. Okay? Pakinggan niyo, mga kapatid. Yan, ha? Colossians 2, talatang 14. Tingnan natin ang talata. Ito po, 2:16 muna. Sino nga ay huwag gumatol sa inyo tungkol sa pagkain? O sa pag-inom? O tungkol sa kapistahan at bagong buwan o araw ng Sabat? Sa English, kapatid, ito ang sabi. So let no one make rules. O hindi naman pala ito 10 commandments, kundi rules lang. May rules and regulations sa basketball. Kumbaga, about what you eat or drink or about holidays or new moon, festivals, o Sabat. Dito kay Mr. Ricardo Balingit, nilagyan na lang niya ng dot sa Colossians 2:16. Ang kanyang pinagdiin ang dalawa na lang, pagkain at pag-inom. Pero ang totoong talata, may pag-inom, may pagkain, tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Anyway, doon na lang po tayo focus kasi yun po ang kanyang katanungan. Sa wikang English, kapatid, ito ang sabi. So let no one makes rules about what you eat or drink, or what about holidays or new moon festivals or the Sabbath. Now, kapatid, pakinggan niyo po ito. Bakit ang iba, ang kanilang inaalis ay tungkol lang sa pagkain at wala na raw yung bawal, pero bakit ba nandyan pa ang drinks, ginagawa naman nila? Tapos meron din silang mga Semana Santa, banal na Semana Santa, holidays. At meron din silang mga new moons and festivals. At meron din silang kapahingahan, linggo nga lang. Ay bakit ang iba inyong tinatanggap, mawala itong pinagkaiba kay Mr. Soriano. Anyway, patay na rin po siya. Tingnan niyo po, kapatid. Bawal daw mag-ikapo sa Kristiyano kasi ang ikapo daw lumang tipan na lang yan. Eh bakit kayo tumatanggap ng offering? Eh sinabi yan ng lumang tipan. Eh bakit ang offering inyong tinatanggap, ang ikapu ayaw? Kasi mga kapatid, tricky ito sa mga tao eh. Ah, dito tayo, bakit? Walang ikapu. Walang ikapu, pero ang hinihingi ng offering, sobra pa sa ikapu. Oh, ako pa mismo napapagbintangan nito at nagtatawa pa ang mga ito. Kaya kung bakit daw ako'y nangangaral, para meron akong ikapu na matanggap. Mali po, kapatid. Kaibigan, wala akong tinatanggap dito kahit piso. Alagin, ano? Kung mayroon mang duling na piso, wala akong tinatanggap dito kahit pisong duling, kapatid. Bakit? This is my passion, na ipapangaral ang katotohanan. Ako lang pinagpapasalamat, may mga kapatid tayo na mayroon pong magaanang kaluuman, tumutulong sa atin. Pero nga lang, ika po yan, hindi po po pwede yan, kapatid. Napuntahan natin yung Colossians 2:16. Yan ba talaga ay baboy ang tinutukoy diyan na marumi, na huwag ka nang humatol para masunod mo ang kasulatan? Kapatid, yung rules na tinutukoy diyan or palatuntunan, hindi po iyan commandments or 10 commandments. Pakinggan niyo po ang Hebrew-Greek na Greek dictionaries. Ang term na ginamit diyan, Colossians 2:16, blotting out the handwriting of ordinances, parang barangay ordinance, hindi po sampung utos. At ang ordinance na yan, mga kapatid, tinawag dogma. Anong ibig sabihin? Ceremonial or ecclesiastical ordinances. Ang tinutukoy dito, hindi sampung utos. Ang tinutukoy din, mga kapatid, dito, mga ordinansa
na tinutukoy sa sanctuaryo. Actually, tuloy niyong basahin po yung Colossians na yan. Kapareho lang sa Galatia 3 yan at 4 at 5. Sa Colossians 2, talatang 14, malinaw ng pinag-uusapan dito, seremonyas o seremonyal. Hindi po patungkol sa ang baboy na marumi malinis na. By the way, hindi po tayo humahatol, kapatid. Halimbawa, Deuteronomy 4:13, itong sabi ng Diyos, at kanyang ipinayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inutos. Inutos niyo ito, hindi yan basta ordinansa lang. He commanded and it happened. At kanyang inutos sa inyong ganapin, sama ko din bagay ang 10 otos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Sino may sulat? Diyos. Sa isinulat sa 2 tapyas na mga bato? Sino nag-utos? Diyos. Sino nag-utos dito sa mga tao? Diyos. Sino dapat sumunod? Tao na inutosan ng Diyos. Hindi nagbago ang Diyos, kapatid, at ang kanyang kautusan. Nandyan pa rin po yan. Ito. Narito ang pagtsatsagaan ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya. Kesos. Ay di malinaw, mahal ko mga patid at mga kaibigan, na ang kautusan ng Diyos hindi nawawala. Dangan nga lamang sa Colossians 2, talatang 16, ang kanilang sinasabing kautusan doon, naman dahil ordinansa lang naman yon. Kung ating titinan kapatid, kanilang inilalapat na baboy na marumi, ngayon malinis na. At kung kami may kumakain ng baboy, kumakain ng sugpo, pusit, aso, pusa, baboy, bayawak, anakunda, at iba pang mga exotic food daw, huwag kayong humatol. Kapatid, hindi tayo humatol. Diyos ang humatol. Diyos ang nag-utos. Hindi 70 Adventist. Yung Colossians 2:16, hindi po yung katulad sa Hebreo o sa aklat ng Apokalipsis 12 talatang 17. Ang sabi doon, ang dragon ay nakipagtunggali sa babae at binaka ang remnant church. At sinabi dito na ang remnant church nito ay sumusunod ng kanyang commandments. At alam niyo kung ano yung commandments? Ang tawag niyan, mga kapatid, sa Hebrew and Greek dictionaries, ang tawag niyan entule. Ano yung entule? Nandiyan o injunction. That is an authoritative prescription. Commandment, precepts. Precepts na, commandments na, prescription pa. Authoritative injunction. Ang linaw po ang pagkasabi sa ating kapatid ng kasulatan. Now, ating puntahan po ang isa pa. Ha? Puntahan natin. Ito. Nung nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, kumplito, masayang mag-asawa. Pumasok si Satanas sa kwento, tinukso si Eva, natukso naman ni Eva si Adan, kapwa silang natukso, kapwa silang mga nagkasala, kapwa silang nagkamali. Sinumpa ang lalaki. Sinumpa ang babae. Sinumpa ang mga animals. Higit dito sa mga ito ay ang ahas. Sinumpa din mismo ang lupa. Ang Biblia, kapatid, malinaw na nagsasabi, ang tao'y naging masama at ang haka na kanyang puso ay laging kasamaan. Ang Diyos po ay nagsabi sa atin, mahal kong mga kapatid, na nung nilalang niya ang sanglibutan, talagang napakabuti. Ito po, Genesis 1:31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti! At nagkahapon at magkaumaga ang ika-anim na araw. 10 ang nilalang ang tao. Ang pagkain ng tao noon, vegetarian. Ayan kapatid. Yan ang pagkain ng tao noong araw. Fruits, ang unang mga pagkain, dinagdag na lang po yung vegetables chapter 3. Sa halip na napakaraming pwede lang kainin yung pang prutas, pinagbabawal ng Diyos ang kinakain. Alam po ninyo mga patid, nauulit lang eh. Sabi ng Diyos, huwag kayong kumain. Sabi ni Satanas, pwedeng kumain. Kayo mamatay, hindi kayo mamatay. Ngayon ang ating aral, huwag kayong kumain ng baboy kasi sabi ng Diyos, marumi yan. Anong sabi ng ibang mga aral? Makain na yan. Hindi po, marumi po yan, karmal-dumal. Ay, lumang tipan lang yan, makain lang yan. Eh, wala po, sabi po ng Biblia eh, marumi po yan. Ay, hindi, makain na yan sa panahon ng Kristiyano. Nauulit lang ang panahong usapan ni Satanas at ni Eva nung araw eh. So ano nangyari sa kanila? Adam and Eve lost Eden because of disobedience. Ang Diyos nagsabi kay Noah, Noah, pakyatin sa daong ang mga tao. Panginoon, 120 years eh, ayaw pa rin talagang umakyat eh. Sige, kung ayaw nila, pakyatin ang mga animals. Take the 2 pares, pakinggan nyo ito kapatid ha. Take the 2 pares, lalaki't babae, tawag niya doon marurumi. Sa marurumi, tigdalawang pares, lalaki't babae. Sa mga malilinis,
tigdadalawang pares, pito. Pitong pares, lalaki at babae. Sa marumi, dalawang pares. Sa malilinis, tagpipitong pares. Sino may sabi noon? Diyos. Ang mga tao, tawa lang ng tawa sa kay Noe. Ayaw sumunod. Ang nangyari, mga kapatid, ito ang sabi ng Diyos. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito na lalaki at ng kanyang babae at sa mga hayop na hindi malilinis. Sino ang may bitaw at unang buwanggit ng salitang malis at marumi? Hindi po si Noe. Hindi si Abraham. Hindi si Isaac. Si Jacob. Lalo nang hindi ang 70 Adventist. Huli na lang tayo. Diyos mismo ang nagsabi, ito'y malinis, ito'y marumi. Bakit pagbibintangan na, bakit nyo tinatawag na marumi yan? Bakit marumi yan? Bakit kayo mga 70 Adventist, ganyan ang inyong doktrina? Ba't nyo sinabing marumi ang baboy? Kapatid, hindi namin sinasabing marumi ang baboy. Sinasabi ng Diyos, ipinaalam lang namin sa inyo ang sinabi na ng Diyos. Ngayon, sa kabila ng lahat, sinabi na natin, kakain ka ba? Ay, kumain ka lang, walang problema. Ito ang sabi niya tuloy, oh. Ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae sa marurumi. Ang ayaw makinig at di nga nakinig, ayun, nangamatay. O, sana yung mga tao masyadong mapanuya. Sana yung mga tao, mga kapatid, na ayaw sumunod sa sinasabi ng Diyos. Patay! Pagkatapos ng baha, itong ginawa ng Diyos, oh. At lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Then ginawa ni Noe sa bawat hayop, bawat umuusar at bawat ibon, anumang gumagalaw o gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kaniyang angkan at nagsilunsad sa sasakyan. Okay, akyat na sila. Buti pa itong mga buaya sumunod eh. Itong mga tao ayaw pang sumunod. So ang sabi ng Diyos mga kapatid ay ito, paakyatin. Pagkatapos nung baha kapatid, itong ginawa naman ni Noah. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. At kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng ibong malilinis. So ano makita natin punto dito? Ang salitang malinis at marumi binanggit uli sa chapter 8. Ang salitang malinis at marumi binanggit niya ng chapter 7 na ulit sa chapter 8. Sa chapter 7, ang Diyos ang may sabi. Sa chapter 8, sinuha na ang pumili ng mga malinis na hayop. Naturalmente, common sense yan. Pagka malinis, pwedeng iandog. Pagka hindi naman malinis, anong gagawin mo? Huwag. Simple lang po yan. Pagka marumi, huwag mong kainin. Ang tawag po niyan, common sense at saka sense of the common. Okay? So, sinuha ay naghandog ng lahat ng malinis na hayop. Ito ha, sinong may sabi nito? Dito may 14:7-8, 70 Adventists o Diyos, tingnan nyo. Gayon may, ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamilyo at ang libre at ang kunin. Tanong ko sa inyo, sino nagsabi na huwag kainin ito? Si Dizon, 70 Adventists. No! Ang Diyos! O ito pa, dagdagan natin. Sapagkat sila ay ngumunguya ngunit walang hati ang paa, marumi nga sa inyo. Ito pa, dito na 14:7-8. At ang baboy! Sapagkat may hating paa, ngunit hindi gumunguya, ito'y marumi sa inyo, ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang mga bangkay, huwag niyong ipuin. Sino nagsabi ng kanilang bangkay, huwag ipuin? Ang kanilang mga katawan, huwag ipuin. Sino nagsabi na ito'y mga marumi o karmaldumal? 70 Adventists o Diyos? Kung sabi niyo, 70 Adventists ang may sulat niyan, 70 Adventists ang may utos niyan. Yan ang malaki niyong pagkakamali sa sobrang niyong katatangi-tangi. Bakit din nalang sundin ang Diyos, kapatid? Kaibigan. Ang aking itinataas ngayon, hindi yung kautusang pagbabawal. Ang aking itinataas dito, yung Diyos na nagbawal. Yun po, mga kapatid, kasi this is a Christ-centered sermon. Gusto nating maiangat yung ating Diyos. Gusto nating maiangat, kapatid, kung anong katotohanan sinasabi ng Diyos. Kung ano po ang katotohanan na nakatala sa Biblia, yun po ang atin, mga kapatid. Ito pa, oh. Leviticus 11:7-8. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hipuin. Mga karumaldumal nga sa inyo. Tanong ko sa inyo, sino ang nagsabing karumaldumal ang baboy? 70 Adventists o Diyos? Kung magagalit kayo sa 70 Adventists, huwag na. Kung gusto nyo magalit, doon kayo sa Diyos. Kung gusto nyo, i-demanda ang Diyos, halay, demanda nyo kung gusto nyo.
Mga kapatid, kaibigan, sabihan ko po kayo. Ang nagsabi ng baboy marumi, hindi Seventh Adventist. Tapos itong nagpadala sa atin ng sulat, sabi niya, natatawa ako sa doktrina ng mga Seventh Adventist sa lungatan. Natatawa daw siya. Bakit daw marumi ang baboy? Doktrina daw ng Seventh Adventist. No! Hindi yan doktrina ng Seventh Adventist. Doktrina yan ng Diyos, kapatid, kaibigan, kapamilya, kapag-asa. Hindi po yan doktrina ng Seventh Adventist. Sinusunod lang ng Biblia ang doktrina ng nasa Bible. Bakit natin sinusunod? Of course, Diyos siya eh. Siya ang ating dapat sundin. Ito pa. Oh. Isaiah 65 verse 4. Oh, sino may sulat nito? Baka sabihin na naman yung Seventh Adventist. Nanaupo sa gitna ng mga libingan at tumigil sa mga lihim na dako na kumakain ng laman ng baboy at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam. Ngayon, magagalit na naman kayo, sasabihin naman ninyo, sinabi na naman ng mga Seventh Adventist, ang baboy daw, ang laman nito'y kasuklam-suklam. Hindi po. Diyos ang may sabi nito sa pamagitan ng kanyang propetang, si Propeta Isaiah, 65 verse 4. Ang linaw niyan, kapatid, kaibigan ko. Ito pa, na nagsasabi mo, iwalay ka, huwag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ang mga ito ay usok sa aking ilong, apoy na naglilihap buong araw. O ito pa kapatid, sabi pa ni Isaiah, tuloy natin 65:15-16. Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Anong gagamitin ng Diyos sa pagtupok niya, mga kapatid, sa mga tao? Walang iba. Apoy, ipo-ipo, karo ang binanggit ng Biblia. Sa pamagitan ng apoy, ang Diyos makipagpunyagi. Kailan? Sa kanyang pagparito. Yan nga po sinasabi ko sa inyo. Eh. Okay, tuloy muna natin to. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsiparoon sa mga halamanan at sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila darating sa isang wakas na mga kakasama sa amin ng Panginoon. Sino mga sabi? Panginoon. Darating sa alin? Sa katapusan. Sino-sino sila? Silang mga taong kumakain ng laman ng baboy. Ang sabi po sa atin, mga kapatid ng kasulatan, sila darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Mga kapatid ko at mga kaibigan, mga membro ng iba't ibang iglesia na kung saan kumakain ng karneng baboy, maniniwala ba naman kayo, mga kaibigan, lalo tigit kayo mga pastor at iba pang mga ministro, pakinggan nyo po ito. Maatim nyo ba sa sarili nyo na ang mga tao ay paasahin ninyo na malinis ng baboy, samantala sa pagparito ng Panginoong Kristo, papatayin pa sa pamagitan ng apoy? O, sasabihin naman ninyo, o ang Seventh Adventist, nangahatol na naman, may impyerno daw tayong kakain ng baboy. Hindi po ako nangahatol, kapatid, hindi po ako may sabi niyan. Isaiah, si Propeta Isaiah may sabi, kung may panampalataya ka sa salita ng Diyos, yakapin mo. Kung ikaw naniwala sa salita ng Diyos, tanggapin mo, magbago ka. Hindi yung kainin mo ang kinikilala ng Diyos na karumalduman. Mabuti pang mga Muslim nga minsan sa Kristiyano eh. Bakit? Ang mga Muslim di kumakain ng baboy, sumusunod pa sa sinabi ng Diyos. Habang itong mga taong nag-aangking Kristiyano, ministro pa at iba pa, ay ito pang lumalabag. Anong klaseng mga ngaral yan? Yan ang pakinggan nyo, mga kapatid. Nung araw, ang tao hindi kumakain ng karne. Pagkatapos ng baha, sa kanilang po ay pinakain ng karne. Ito pa ang palusot ng iba. Ay bakit pa nilalang yung baboy, hindi lang pala ipakain? Uy, kapatid, ang baboy po nilalang ng Diyos, aso, pusa, baboy, bayawak at iba pa na tinawag natin ngayon karumaldumal. Hindi nilalang ng Diyos para iyong kainin. Actually, walang kumakain ng karne nung araw. Ang karne, pinapakain na lang pagkatapos na 1,000 taon nung nagkaroon ng baha as a substitute food for these people. Pakinggan po ninyo. Leviticus 11:46 at 47. Ito ang kautusan tungkol sa hayop. Ito ha, tungkol sa hayop, yung tingapat na pa. At sa ibon. At sa lahat ng mga may buhay na gumagalaw sa tubig. So ito yung mga isda't iba pa. At sa lahat ng nilikan na umuusad sa ibaba ng lupa, tulad ng mga ahas, bayawak, na umuusad na nakasayad sa lupa ang kanila pong mga dibdib. So apat na klase ng hayop ito. Umuusad sa lupa, o kaya naglalakad pero sadsad sa lupa yung kanila pong mga dibdib, mga ibon sa ipapawid, mga isda at mga hayop na malalakit, maliliit na tiga-apat ang pa. So kung inyo pong titingnan, mga kapatid, sinabi po sa atin ng kasulatan, may kautusan dito. At ito po yung kautusan. Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis. Ang nagsalita ng salitang karumaldumal, Diyos. Hindi po Seventh Adventist. Okay? At ang malinis at ang
may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. Ang nagsabi na may makakain at hindi makakain, marumi at di marumi, karumalduman at karumalduman, sa maaaring makakain at di makakain, Diyos ang may sabi, hindi po 70 Adventists. Okay? I hope clear po sa inyo, kapatid. I'm so sorry po, direkta po kasi ako magsasalita, mga kapatid. No? Wala tayong paligo-ligo, wala tayong mga dull moment dito. Gusto ko, kapatid, dire-diritso. Tandaan po niyo ito, Diyos ang may sabi niyan, hindi po ang 70 Adventists. Ito pa, ang baboy, unclean. Ang baka, clean. Sino may sabi? Diyos. Basta biyak ang kuko, ngumunguya, makain. Pero ang baboy, biyak ang kuko, pero hindi ngumunguya, sabi ng Diyos, karumal-dumal yan, marumi. Huwag kainin. Eh ngayon, sinong dapat masunod? Diyos o tao? O kung ang Diyos ang sinusunod mo, nararapat lang mga kapatid, nasundin mo, na huwag kang kumain. Ang baboy, unclean. Unclean dyan ay ito pong baka. Ang baboy, hindi katanggap-tanggap. Marumi nga kasi eh. Ang baka, katanggap-tanggap. Pero ito pong mga prutas, ito talaga yung mabuti, uliran, kasi yan ang original diet ng tao. At maganda sa katawan yan. Pagdating sa bagong tipan, ang mga apostolis, ang mga disipulo, nangaral, tulad ni Apostol Pablo. Ito sabi ni Apostol Pablo, ikalawang Corinthians 6:17, kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at ako'y aking, at kayo'y aking tatanggapin. Nalalim yung sinabi ng Deuteronomy at Leviticus, at ang mga bangkay nila huwag niyong hipuin sapagkat ito'y marumi at karumalduman. Inulit na Apostol Pablo, kahit paghipo sa mga bagay marumi o karumalduman na kinikilala, huwag! Sino yan? Si Apostol Pablo. Sino si Apostol Pablo? Apostol at mga ngaral sa mga taong hintil katulad natin. Sabi ng iba, may apostol bang nagtuturo na huwag kumain ng karumalduman? Ay paghipo nga, di pwede kain pa. Oh, si Apostol Pedro, gawa 10:14. Datapat sinabi ni Pedro, hindi maari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. Ano ang sabi ng iba? Eh, aral ng mga Hudyo yan eh. Bakit? Anong tingin mo kay Apostol Pedro? Hindi nga ba Hudyo? Hudyo. Anong klaseng Hudyo? Kristiyano. Isa pa sa mga disipulo. Siya mismo nagsabit bumitaw ng salitang ang marumi at karumaldumal, hindi dapat kainin. Yan po ang sabi ng kasulatan. At sabi niya, hindi pa siya kumakain yan. At hindi siya kumakain. Gawa 15:20. Instead, we should write a letter telling them not to eat any food that is unclean because it has been offered to idols to keep themselves from sexual immorality and not to eat any animals that has been strangled or any blood. Si Pastor Pointless, kapatid, yung nakadibati po natin, yun pang may ganang magsabi, kung mabasa sa Biblia na ang apostolis o mga apostolis na ngaral na huwag kumain ng unclean food. Tapos na raw ang debate, talo na siya kung mabasa. Ang sabi ko, kung mabasa, talo ka na, isisigaw mo na ikay talo na. Oo. O, binasa ko. Ito, instead, we should write a letter telling them not to eat any food that is unclean. What kind of food? Unclean. Kapatid, lahat ng hayop, kinikilala nila basta ihandog sa Diyos-Diyosan, unclean. Ang tawag po niyan, mga kapatid, ay unclean. Or koinon, mahal kong mga kapatid. Unclean din yun. Lalo na kung baboy. Yan talaga'y akatarton. In short, marumi. Ang salitang bruma o brumata, kapatid, that is the general term sa salitang pagkain. Ang pagkain na tinutukoy na makakain, hindi po yung tinatawag nating akatarton, hindi din po yung tinatawag na koinon. Ang kinakain at pagkain ipinakakain, tinatawag na bruma, kasi ito nga yung term, ng general term, sa pagkaing maaring makain. Reklamo siya. Bakit? Offered daw yan doon sa idols? Oo naman. Di ba ang usapan? May mabasa ba na ang unclean food, huwag kainin, at ang nangaral, apostol? Yes! Yan o. Anong tawag mo dyan sa offered to idols? Clean?
unclean nga eh. At di lang yun unclean food. Lumayo sa sexual immorality. Mga animals na mga nabigti at sa dugo. Ito lang kasi yung mga taong ayaw tumanggap. Ito din mga kapatid, itong klase mga tao, hindi ito dapat sundan eh. Bakit? Useless lang. Para ka lang bang nagsunog ng 1,000 pesos para hanapin mo ang 5 centavos? It's not worth it. It's not a blessing after all. Oh. So yan po ang katanungan na pinadala ni Mr. Ricardo Balingit ng Cavite. Sabi niya, huwag gumatol sa kumakain, sabi ng Biblia. Kapatid, sabi rin ng Biblia, Diyos ang may sabi niya, hindi tayo. Dahil ito ay mga palatuntunang pinawi na. Ang batas patungkol sa malinis at marumi, hindi yan palatuntunan. Batas talaga ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, at ito ang kautusan tungkol sa mga hayop na makakain at di makakain. Ang palatuntunan, mga kapatid, palatuntunan. Iba talaga yung direktang moral law. Iba talaga yung tinatawag na physical law or tinatawag natin na health laws na sinabi ng Biblia. Ito ang sabi ni Mr. Balingit. Ako'y natatawa sa aral ng isda eh. Again ha, kinorek natin. Ang aral ng isda eh, hindi yan aral niya, aral yan ng Biblia, ang sinusunod ng isda eh, na dapat ikaw mismo sumunod ka rin. Okay? I have clear sa inyo yan. Natatawa siya. Tumawa ka na lang, Mr. Balingit. Alam niyo yung panahon ni Noah? Ang mga tao, tawa ng tawa eh. Si minamaliit si Noah, pero noong nagkaroon na nga ng baha at nagkatotoong sinabi ni Noah, sino pang tumatawa sa panahon nila ang lahat ng nervyos, takot at kamatayan na sa kanilang bungad? Meron pa bang tumatawa? Tulad mo, patawa-tawa ka. Wala naman tayong comics ditong binabasa. Lahat naman versikulo ng Biblia, pwede mo naman kopyahin yan. Tapos, iyon namang aralin. Ang totoo niyan, ikaw ang nakakatawa kung tawa man ang pag-usapan dito. Ito, Colossians 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan. O ito agad, ang batas na 10 utos, hindi palatuntunan. Ang batas sa patungo sa kalusugan, hindi palatuntunan. Ang palatuntunan tinutukoy yung mga paghahandog ng tupa at iba pa doon sa sanktuaryo, may mga palatuntunan at dapat sundin yan. Kaya nga, tinutukoy dyan sa 16, mga ceremonial laws. Now, ngayon, sabi mo, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Kapatid, kaibigan, Mr. Balingit, hindi po tayo humahatol. Diyos ang tagapaghatol, siyang humahatol, tayong tao ang hatulan. Ang pagsabi ng inyong mga kapatid na Seventh-day Adventist na ang baboy ay marumi, hindi sapagkat humahatol kami sa inyo, kundi sapagkat out of our love, out of our joy to share the word of God to you, to everybody, ay amin itong binanggit. Hindi sapagkat sinasabi ko, kundi kapatid, sinabi ng Biblia. Sinabi ng kasulatan. Ang aking tinataas, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako'y maligtas, tayong lahat maligtas. Anong dahilan para ang tayo ating hatulan? Tayo hindi Diyos na tagapaghatol. Diyos ang tagapaghatol. Kaya nga po ang ating gagawin, kapatid, walang iba kundi sumunod kung anong sinabi ng kasulatan, hindi para humatol sa kapatao. Pagsabi ng Biblia ng baboy ay marumi, hindi po yan ating hatol. Sabi ng Biblia, ang baboy karmaldumal, hindi po yan ating pong paghatol. Ang baboy karmaldumal, pagkakainin mo ikay mapunta sa apoy, hindi po yan ating paghatol. Pag sinabi natin ang baboy ay marumi, hindi dapat kainin karmaldumal, hindi po yan paghatol. Salita ng Diyos yan! Ngayon, kung basahan ka ng salita ng Diyos, palalabasin mong hinahatulan ka, edi ikaw na yan. Nasa sayo na po yan. I hope clear po sa inyo, mapatid. By the way, ang akin pong masabi sa inyo, choose you this day. Sinong piliin mo? Ang Diyos o ating sarili? Sinang gusto mo, mga kapatid, sundin? Tradisyon ng tao? Turo ng ministeryo? Anong ministro? Turo ng pastor? Turo ng mga ngaral at iba pa na wala sa Biblia? Kung meron man sa Biblia, sinasalungat pa! Yan ang malaking problema. Choose you this day. Anyway, hindi naman kita kilala, Mr. Balingit. Nasa sa inyo na po yan. Kung kayo po susunod o hindi. I hope clear po sa inyo yan. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya, kapag-asa, malinaw po ba sa inyo ang sinasabi ng Biblia ngayon? Malinaw po ba sa inyo ang sinabi ng kasulatan?
At kung malinaw sa inyo, mga kapatid, ang aking punghiling sa Diyos at dalangin na kayo po'y mag-message sa akin at sabihin niyo, Evangelist Dixon, purin ang Diyos, napakalinaw ng kanyang dakiling salita. Salamat at purin ang Diyos, napakalinaw po ang pagpapaliwanag, purin ang Panginoon. Kailangan ko, mga kapatid, inyong pagminsay o minsay sa akin sapagkat sa pagbabasa ko niyan, ako po'y natutuwa at napapalakas din pong aking kaluban sa inyo pong suporta. Hindi po yan mahabang sabihin. Maiksi lang po yan, isend nyo sa akin kahit isa lamang. Ako po'y magpapasalamat sa inyo. Kapatid, kung kayo po ay mayroong mga prayer request, mga kapatid, inyo din po namang ipadala sa ating Jesus is Coming in Ministry at handa po kami maglingkod para po sa inyo sapagkat kaligayahan po namin, mga kapatid, na kayo po'y mapaglingkuran. Sa atin po, mga kapatid, na kung saan patuloy pong sumusubaybay, ang Diyos ng langit magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat, sa bawat isa, bagamat di ko po mabasa ang lahat ninyo mga prayer request, pero mga kapatid, alam ng Diyos yan. At ang Diyos nakakaalam sa bawat isang may kahilingan sa Kanya. Sa muli, kayo po'y aking hilingang, tayo po'y mananalangin. Dakila naming Diyos na sa langit, nagagalak kami, Ama, sa inyong mayamang pag-ibig, sa inyong mga patnubay, pagpapala, kabutihan at kagandahang loob. Purihin kayo, Ama, magpakailan-kailanman. Kayo'y aming Diyos. Kay aming Panginoon, pinasasalamatan namin kay Ama. Patuloy nawa niyo kaming kalingahin. Patuloy nawa niyo kami Pinong mahalin. Patuloy nawa ninyo Pinong dinggin ang aming mga kahilingan. Aming kahilingan sa inyo, Panginoon o Diyos na dakila. Nang mga pangalan na aming mga nabanggit. Muli po, Ama, nakikiusap kami sa inyo. Sa inyong awa, sa inyong kahabagan, sa inyo pong grasya para sa amin. Ang mga victim ng COVID-19, Panginoon, inyo nawa silang dalawin at paggalingin na maramdaman nilang pagmamahal at pagkalinga ninyo. Ang mga may sakit, diabetes, Panginoon, cancer, ulcer, ang mga nadisgrasya, Panginoon, ang mga kaibigan namin may suliranin sa Mr. Mrs. mga anak, sa kanilang pagmamahalan, sa kanila pong pamilya, sa kanilang hanap buhay, kalusugan at iba pa, Panginoon, sa kanila po, Panginoong, pakikipagbaka sa hamon ng buhay, tulungan po ninyo, Panginoon, ang bawat isa. Nabasa po namin ang kanilang mga pangalan at kanilang mga request, Panginoon. Tulungan po ninyo, Ama, na sila po'y gumaling buhat sa kanila pong pagkasadlak sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ama, amin pong inilapit sa inyo lahat ng mga district pastors, mga laymen, mga call preachers, mga evangelists, missionary teachers sa buong mundo. Ingatan, Panginoon, at pagpalain ang bawat isa ayon po sa inyong mayamang pag-ibig. Sa inyo kami humihiling at dumadalangin ng patnubay pagpapala ng langit ay pagkaloob po sa patuloy nanunood, nakikinig, sumusubaybay ng inyong Jesus is Coming in Ministry. At gayon din po naman, Panginoon, ang mga OFW, naming mga kapatiran na kasama sa grupo ng Jesus is Coming in Ministry, tulungan, Panginoon, at pagpalain. Gayon din po naman ang pag-aralan natin, ministry, ang Steps to Christ o kaya paglapit kay Kristo. Kapitulo, versikulo, Adventist World Radio, ang Hope Channel, Panginoon, at gayon din po naman ang 3ABN. At iba't iba pang larangan ng pangangaral, Panginoon, kami naway magkaisa, magtutulungan, magmamahalan, at magsuportahan at magpapalakasan sa isa't isa upang maisulong lamang ang gawaing pangangaral. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagdinig. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat at ikay nariyan para sa amin. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan. Alang-alang na lahat. Sa matamis at banal na pangalan ng aming dakilang Panginoong si Jesus. Amen. 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 Sa muli, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa inyo at ang Diyos nawa ng langit ang patuloy magpala sa bawat isa. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, atin pong ipinagbibigay alam po sa inyo at atin pong pinasasalamatan ang atin pong mga star senders, ang atin pong mga kapatiran na kung saan, mga kapatid, ay nag-cross post lalo tigit sa ating pag-aralan natin, ministry. Thank you very much for that. Atin din pong pinagbibigay alam sa inyo, mga kapatid, sa muli, sa doon man sa gusto na magkaroon po ng USB o flash drive na 64 gigs, mahal ko, mga kapatid at mga kaibigan, kayo po ay mag-message lang po sa atin, kasama po ito sa ating fundraising. At ating pinasasalamatan din naman si Sister Garulacan. Tama ba yun, Sister Erlin? Susan Garulacan. At sa kanyang family, thank you po.
sila po mga kapatid ay tumutulong sa ating pong pagpapalaganap nito pong ating USB. Thank you very much po sa inyo. Sa lahat po na gustong tumulong sa ating pong programa, sa lahat po na gusto pong tumulong sa ating ministeryo, welcome na welcome po kay mga kapatid. Marami pong salamat sa inyo. Ang Diyos po ng langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa ating pong lahat, sa patuloy po nating pagsusubaybay. Kapatid at kaibigan, kung kayo po ay merong mga katanungan, inyo lang pong ipadala sa ating pong programang Jesus is Coming in Ministry. At ang bawat isa sa inyo ay aking pong binabati ng isang happy Sabbath sa inyong lahat. Sa araw po ng Sabado mga kapatid, doon po kami sa Tower Vale, Bulacan. Ano? Bulacan. Bukas po ng umaga, doon po kami. At ang ating pong programa doon ay gawin po nating live para po inyong mapanood ang mga mensahe, mga kapatid, lalo tigit sa Divine Service. Thank you very much and God bless you all. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo sa ating Jesus is Coming in Ministry Evangelists. Cesar Diaz de Sun Jr. nagsasabing ang Diyos ng Langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Hallelujah! Maranatha! Jesus is Coming Again Program. Jesus is Coming Again Program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again Program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again Program. Evangelist Cesar Diaz de Sun Jr. Comes through the gate.